Batikang kontrabida noon na si Zandro, ito na pala ngayon. Naaalala niyo pa ba si Zandro Zamora, ang batikang kontrabida? Ito na pala ang buhay niya ngayon, ilang taon ang makalipas matapos siyang huminto sa pag-aartista. Kung isa ka nga sa mga taga-subaybay sa mga Pinoy classic action movies, ay siguradong kilala mo ang nag-iisang Zandro Zamora. Si Zandro ay isa sa mga itinuturing na pinakamahusay na aktor sa industriya ng pelikula. Matatanda ang unang pumasok si Zandro sa showbiz bilang extra, sa pelikulang Rebina, na pinagbibidahan nila Gina Alahar, Gloria Romero, at Luis Gonzalez. Lumabas din siya sa ilang sexy movies, dahil na rin sa taglay niyang kagwapuhan at magandang pangangatawan. Minsan din siyang gumanap bilang leading man ni star for All Seasons Vilma Santos, sa pelikulang Darna noong 1975, ngunit pinakatumatak at sumikat si Zandro bilang isang mahusay na kontrabida, na madalas maging kalaban ng mga aktor na sina Bong Revilla, Lito Lapid, at Robin Padilla. Ilan naman sa mga pelikulang kinabibilangan ni Zandro ay Ang Probinsyano, Isang Bala Ka Lang, Tutoy Hitman at Aseng ng Tondo, hanggang sa Labis ng Nanghinayang at Nalungkot ang Kanyang Maraming Tagahanga. Nang bigla na lamang nawala sa showbiz si Zandro, tinatayang umabot sa mahigit 200 ang pelikulang nagawa ni Zandro sa loob ng mahigit 40 years niya sa mundo ng showbiz, ngunit ang katanungan ng marami ngayon, kung ano ang nangyari kay Zandro, at nasaan at ano na ang kanyang buhay ngayon matapos lisanin ang pag-aartista. Ayon sa ulat, nagdesisyon umano si Zandro na huminto na sa pag-arte, dahil sa paghina ng classic Filipino movies kasunod ng pagsibol ng mga bagong henerasyon. Matapos huminto sa pag-arte, lumipad umano ng Amerika si Zandro kasama ang kanyang pamilya para doon na manirahan. Samantala, hinulan naman ng mga komento mula sa maraming netizens, ang post ng isang netizen kamakailan lang. Kung saan ibinahagi nito ang latest picture ni Zandro Zamora, sa nasabing picture makikita na matanda na si Zandro, ngunit ayon pa sa netizen, 72 years old na ngayon si Zandro, ngunit malusog pa rin umano ang pangangatawan. Ibinahagi rin niyang simpleng namumuhay si Zandro sa Nueva Vizcaya. Samantala, narito naman ang ilang komento mula sa mga netizens, Big Yes, kilalang kilala namin yan magiting na kontrabida yan, minsan kakampi minsan kalaban, yan ang palaging role niyan sa pelikula, oo naman kilala namin siya, lagi kalaban ni Lito Lapid at Bong Revilla sa palabas, napakahusay niya na kontrabida sa mga pelikula, sino ang makakalimot sa kanya, tumatak na siya sa mga Pinoy at di matatawaran ang husay at galing niya pagdating sa aksyon na palabas, Zandro Zamora laging kontrabida, isang pinakamahusay na kontrabida sa Philippine movie industry.